Napaka-importante po talaga ng langis sa makina natin. Kapag tama ang langis na ginagamit natin dyan, mas maganda ang performance, mas tipid sa gas, at syempre mas mahaba ang buhay ng isang makina. Importante rin po na meron yan regular na change oil. Kapag ordinary mineral oil ang gagamitin, every 5,000 kilometers. Pero pagka full synthetic ang gagamitin, pwede po yan kahit hanggang 8,000 kilometers. Maganda rin po na maging habit natin na from time to time ay chine-check natin yung dipstick kung nasa tamang level ba ang langis sa loob ng makina. Kasi nagbabawas din po yan pa konti-konti, gawa ng nag-e-evaporate din po yan sa init. Tapos guys, pag medyo may kalumaan na ang makina, pwede rin na kumain yan ng langis pa konti-konti. Kaya mahalagang binibisita po natin kasi baka mamaya matuyuan. At kapag yan po ay natuyuan ng langis, wala na po maglulubricate doon sa mga piyesas. Magkakaskasan po yan, mag-iinit, at kalaunan, malaki-laking damage na po ang gagawin yan sa makina. Pero guys, naitanong nyo na ba, ano kaya ang mangyayari kung sobra naman sa recommended na level ang mailalagay nating langis dyan sa loob ng makina natin? Yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Pero bago po tayo mag-start, i-announce ko lang po na starting July, available na po sa Shopee ang DMA t-shirts. Meron pong dalawang design at dalawang kulay na pwede kayong pagpilian. At malupit ito guys, may libre po yung sticker sa bawat t-shirt na o-orderin nyo sa Shopee. Dahil alam nga po natin na bad for the engine kung magkukulang or matutuyuan sa langis, hindi malabong may mag-isip na siguro mas maganda naman kung sosobrahan yung lagay. Para kung sakali mang magbawas ng langis yung makina, ay meron na kagad nakareserba. Nakakamali ka! Kaya lang guys, hindi rin po maganda yung masobrahan talaga sa langis yung loob ng makina natin. Kung ang sosobra po ay isang tasa o dalawang tasa, okay lang po yan. Pero kung halimbawa isang litro o dalawang litro ang mailalagay niyong sobrang langis dyan, ay hindi na po yan maganda. Hindi naman po yan agad-agad na e-epekto sa makina nyo. Pero kung hindi po yan itatama, pwede po talaga yang mag-cause ng damage. Kasi guys, sa loob ng makina natin, umiikot po yung sigunyal. At kapag nag-accelerate po tayo o tumatakbo na tayo ng matulin, tumutulin din po yung ikot ng sigunyal. Ngayon guys, pag sobra naman sa langis yung mailalagay natin sa makina, ang mangyayari po niyan, tatamaan po ng sigunyal yung pondo ng langis na nahandoon sa may oil pan. At kapag paulit-ulit po yung tinatamaan ng sigunyal, magkukos po yan ng bubbles. At kapag malayo-layo po yung binyahin natin, magiging foamy po yung loob ng oil pan natin. Kung nakapanood na po kayo ng cooking show, tapos yung chef ang gagawin ay cake, makikita nyo po doon na gagamitan ng egg beater yung mga itlog. At sa tulin po ng ikot ng egg beater, magiging foamy po yung mga itlog na nasa langan yung egg beater na yan. Ganon din po mangyayari dun sa nakapondong langis sa makina kapag paulit-ulit na tinatamaan nung sigunyal para po yung masasalang sa egg beater. Magiging foamy po siya. At yan po ay hindi maganda. Kasi guys, yung oil pump na nahandyan sa loob ng makina natin, nakadesign po yung magpump ng langis na liquid at hindi po yung langis na foamy. Kasi guys, pagka foamy na yung langis, hindi na po yan maipapump ng maayos patungo dun sa mga piyesa na nangangailangan ng lubrication. Lalong-lalo na po dun sa top part ng makina natin. Kung saan nahandun ang camshaft na paikot-ikot din. At sabi ko nga po kanina, kapag nagkulang na po yan sa lubrication, magkakaskasan na po yan bakal sa bakal. Hanggang sa magasgas at mag-init, hanggang sa masira na talaga yung makina. Tapos isa pa guys, yung makina po natin, nakadesign niya na meron lang certain na level talaga ng langis na nandun sa loob. Kasi pag yan po ay sumusobra sa dami ng langis, nag-o-occupy po ng sobrang space yung langis. Ang mangyayari po niya, magkakaroon ng sobrang pressure sa loob ng makina. At kalaunan po, yung pressure na yan, maghahanap po yan ng lalabasan. Kaya ang mangyayari, masisira po yung oil seals. Kasi dyan po lalabas yung mga sobrang langis. Mura lang naman po ang oil seal.
Kaya lang, napakatrabaho po niyang palitan. Kasi guys, para mapalitan niyo yung dalawang oil seal ng sigunyal, kakalasin niyo na yung mga belt, mga pulley sa harapan. Tapos doon naman po sa may likuran, kakalasin niyo rin yung transmission. Ay, napakalaking trabaho na po nun. At ang isa pa po posibleng mangyari, kapag sobra tayo sa langis, ay pwede pong umabot yung sobrang langis dun sa may piston. Kung pa konti-konti lang po yung nahahalo dun sa piston, okay lang, masasama po sa sunog yun. Magiging usok na medyo bluish lang po yun, nalalabas dun sa tambutso. Pero kung marami-rami na po yung mapupunta doon sa may piston, ang mangyayari po niyan, hindi po yan makukompress ng piston kasi po ang langis ay halos incompressible po yan. Dahil hindi po yan makukompress, ang mangyayari, ang bibigay po dyan ay yung connecting rod, mababaloktot po yun. So pag baloktot na po ang connecting rod, hindi na po makakataas-baba ng maayos yung piston. Walang iniwan po yan doon sa mga sasakyan na nalusong ng baha pagkatapos nakahigop ng tubig yung intake ng makina. At dahil ang tubig po ay incompressible, hindi po yan maiipit ng piston. Ang mangyayari, mababaloktot nga po yung connecting rod. So possible din po yung mangyari sa isang makina kung sobra-sobra ang ilalagay natin na langis. Okay. So guys, itong mga ganitong sira, maaari nyo po yung maiwasan kung sakto lang ang ilalagay natin. At para malaman naman natin kung gaano ba talaga karami ang kailangan na langis ng makina natin, pwede nyo po yung makita sa manual. At kung wala na pong manual ang sasakyan nyo, pwede nyo po yung isearch sa Google. Tapos guys, may mga pangyayari kung minsan na halimbawa nasira yung dipstick, na baluktot, or na i-misplace, tapos hindi nyo na magamit. Kapag bibili po kayo ng dipstick, siguraduhin nyo na yung bibili nyo ay para doon talaga sa makina nyo. Kasi guys, pag maling dipstick ang nabili nyo at pinaubra nyo dyan, baka mamaya iba ang posisyon ng marking. Na pagka sinunod nyo yung full, ay sobra-sobra na pala yung nasa loob ng makina nyo. Tapos guys, kung halimbawa nakabili kayo ng sasakyan, first time nyo mag-change oil, kunwari wala kayong manual, wala rin kayong Google, ang pinaka-safe po nyan ay i-measure nyo kung gaano karami yung langis na na-drain nyo dun sa makina. Tapos ganun din po syempre yung kailangan nyo ilagay kapag magsasali na kayo ng langis. Meanwhile, at the palace of King Poseidon, ruler of the seven seas. Marami pong nagtatanong sa akin sa comment section, ano daw ba ang magandang brand ng langis para sa sasakyan nila? Para sa akin po kasi, ay hindi naman po mahalaga talaga yung brand. Kaya madalas ang sinasagot ko lang din po ay, pumili kayo ng legit na brand na kasya sa budget nyo. Ang mahalaga po dyan ay tama yung viscosity. Tapos, regular ang pag-change oil. Sabi ko nga po sa intro ng video natin kanina, 5,000 kilometers pagka regular oil, 8,000 kilometers kapag full synthetic. Tapos guys, huwag nyo pong tipirin yung makina nyo sa oil filter. Meron po kasing iba na nag-change oil pero hindi pinapalitan yung oil filter. Napupuno rin po kasi ng dumi yun. Kapag yan po ay hindi nyo pinapalitan, ang mangyayari po niyan, ibabypass po nung filter yung pinakapangsala niya. Kaya papasok at lalabas lang yung langis dun sa filter nang hindi siya nasasala. Yung mga microscopic na particles na pwedeng makadamage sa makina nyo ay makakalusot. Hindi nyo mapapansin kalaunan, nagkokos na po pala yan ng damage. So guys, kung meron po kayong natutunan sa video natin ngayon, baka pwedeng makahingi sa inyo ng likes. Kasi guys, dyan po kami ginigrade na ng YouTube sa dami ng magla-like sa content na ginagawa namin. At kung kayo naman po ay talagang ginaganahang mag-support, pwede nyo po yung gawin financially at gamitin ang GCash number ko na nagpa-flash sa baba ng screen. Kahit anong amount po yan, yan po ay lubos kong pinagpapasalamat. At para naman po dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mas maganda na pindutin nyo na po yung subscribe button, pati na po yung notification bell, para hindi na kayo mahihirapang mag-search. Kapag gusto nyong manood uli ng mga next na videos natin, automatic na ino-notify kayo ng YouTube. Nice! So muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!